Grabe mga boss, di ko in-expect yung presyo, akala ko medyo mataas pa kay Poco X3 NFC. Pero alas magka-presyo lang sila, pero parang mas mababa pa. Grabe, di kinayo ng powers ko. Mapapakakaka na lang talaga eh, no? Tapos kawawa yung mga bumili ng Poco X3 NFC nila, o yung mga bagong bumili ng cellphone. Grabe, I feel yung mga bro. Kayo ano bang naging reaction nyo sa launch event na yun, lalo sa presyo? Comment nyo nga. Di ko pa hawak yung Poco X3 Pro ko, pero parating na. I-unbox ko sa inyo yun. Check natin kung may mga issue yun, tsaka bugs or lags, so kung ano pa yung mga pwedeng i-check doon. Ito yung nagustuhan ko sa X3 Pro. Siyempre yung presyo. 12,990 sa 6GB of RAM 128 storage. Pero kung magkikipagunahan ka, makukuha mo lang ito ng 10,990. 6GB of RAM na yun, 128 storage yun mga katekno. About naman sa 8GB of RAM, 256 storage. Ang urig price nito is 15,990. Early bird nito, 13,990 lang. Sa March 24, pwede na kayo mag-place ng order sa Shopee. Ilalagay ko yung official link sa description. So, ano pa yung nagpanganga sa akin maliban sa presyo? Yung processor. Grabe, Snapdragon 860. Isa sa mga bago at mabilis na chipset ngayon 2021. Ang Antutu Birch Smart nito nasa 40,000 plus. Dobling taas niya kay Poco X3 NFC. Panigurado dito, walang lag. Flagship na yung processor nito tapos nilagay lang sa high mid-range phone. Grabe. Tapos naka UFS 3.1 siya, yung performance niya. Compare mo sa dati na 2.1 lang. Kung magbe-base ka na lang sa number, alam mong lamang na talaga eh. Then expandable storage yung X3 Pro is 1 terabytes. Alam nyo gano'ng karami yon? Sa computer ko nga, 256GB lang eh. Tapos apat na best na mas mataas kaya sa PC ko. Micro SD na may 1 terabytes. Sobrang liit, pero ang laki ng storage. Minsan mabubuwang ka na lang talaga sa technology ngayon. Sa design naman, halos wala nang pinagbago kay X3 NFC. Siguro kahit sa placement ng camera o design ng main camera, napalitan lang sana. Pero Poco X3 Pro nga eh, alas magkakambal lang sila. May konting nagbago, siguro color, may nadagdag na kulay white, tapos yung black medyo dual effect. Ang tawag nila, chroma design, pero halos same lang ng X3 NFC. Ito yung mga color, phantom black, frost blue, metal bronze. Yung metal bronze para sa mga heavy metal head siguro yan. Sa battery, same lang sa'yo ng Poco X3 NFC, 5,160mAh na battery. Feeling ko tatagal tong battery na to kasi na-handle ng maayos yung Snapdragon 860. Compare mo dati sa Snapdragon 732G ng Poco X3 na parang mabilis magbawas based sa experience ko. Ah. Pero dito siguro sila bumawi sa cost ng Poco X3 Pro sa camera. Nag-downgrade sila ng 48MP lang. Kumpara mo dati sa Poco X3 NFC, 64MP yung camera nun. But who cares sa camera, 'di ba, kung gamer ka naman. Pero kung more on camera ka, mapapaisip ka talaga sa camera bakit 48 megapixel lang yung Poco X3 Pro. Sa experience ko sa Poco X3 NFC, yung main camera nun 64 megapixel, para sa akin sobrang ganda nun. Sobrang sharp at detail yung image. Di ko lang sure sa X3 Pro, siguro once na dumating sa akin to, check ko mabuti. Kung may laban si X3 Pro kay Poco X3 NFC in terms sa camera. Pero sa selfie, same pa din sila ng selfie. 28 megapixel na camera. Nadagdag sa features siguro dito sa Poco X3 Pro yung mga videos clones, night mode, selfie, ultra wide na night mode, yan yung mga yan. Tapos si Poco X3 Pro, naka Gorilla Glass 6 na siya, Android 11, MIUI version 12 pa rin. Sana wala nang lag bug sa MIUI 12 ng Poco X3 Pro. Dahil minsan napamansin ng mga legit na gumagamit ng Xiaomi phone or Poco, kahit di nyo sabihin sa akin may time na di nyo papindot yung screen, tapos gagawin nyo, kiklik nyo lang yung power button, para matouch ulit. Sana sa next generation, like itong Poco X3 Pro, mawala na yung lag na yun. Naka 120Hz refresh rate na siya, at 240Hz sampling rate. Sobrang sarap maglaro at mag-scroll dyan. Then yung game turbo version, astig yan. Laking tulong yan, lalo sa mga gamer. Iwas lag, iwas notification, iwas istorbo. Actually, tawag ko nga talaga dyan is iwas istorbo. So, malaking tulong talaga yun. Meron pa rin tayong dual speaker, IR blaster, headphone jack. Sana di na mawala yung mga yan pagdating ng panahon. Sa display, IPS LCD display. Siguro, sana ginawa nilang AMOLED, no? Pero okay lang kasi yung presyo sobrang mura, di ba? Choosy ka pa. Meron pala tayong 6 months warranty pagdating sa display. Di ko lang ma-confirm kung anong sakop nun. Kung nabagsak ba, factory defect, o kasalanan mo ba, mga ganun kung sakop ng warranty yon. Malaman din natin yan. Actually, malaking upgrade talaga yung ginawa nila. Kawawa yung ibang brand tutusin. Tapos kawawa yung bagong bili ng cellphone. Nakakasakit na loob talaga. Kakabili mo ng cellphone tapos makakita ka ng mura. Snapdragon 865 yung processor, diba? Nakakabuwang talaga.
So, ayun ang reaction ko dito. Sobrang taas ng specs, tapos sobrang mura niya pa. Tapos yung Poco X3 NFC, kala mo mas mataas pa yung price niya doon, pero hindi pala, 'di ba? Kala mo mga taataas siya ng 2,000 o 3,000. Tapos naglabas agad sila ng presyo na ganun. Talagang pati buong mundo talaga na-shock sa presyo. Sa presyo talaga eh. Tapos si Snapdragon 860. Sa black shirt nga, Snapdragon 865 na yung processor nun. Tapos 30,000 yun or 40,000 plus yung presyo nun. Samantalang dito, 10,000 naka-Snapdragon 860 ka, diba? Saan ka pa? Kung di ka pa pala nakakapag-subscribe sa channel ko, it's better subscribe ka na. Para pagdating ng Poco X3 Pro, tignan natin, busisiin natin. Kung may mga issue, mga lag, heating issue, mga ganun. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, better subscribe ka na para updated ka sa mga gantong unboxings, gantong reviews, tapos may mga tips and tricks din ako. Then yung mga issue na yun, after ng mga issue na yun, na masabi ko yung mga issue na yun, yung mga issue na yun, ahanapan ko ng mga solution yun. Hindi naman kita pababayaan na bibigyan kita ng issue tapos hindi ko bibigyan ng solution. Don't worry, hindi ka talo sa channel na to. Once again, this is Paul, Paul Tech TV.